Magandang araw po sa lahat. Kanina lumabas ako ng bahay. Nakaisip tayo magluto ngayong araw ng Biyernes ng matamis. Nakita ko ng gabi at sweet potato. Tawagin sa amin sa Quezon is kamoteng bagin. Wow. Ayan. Piniprepare ko na po. Tsaka bumili na rin ako ng gata. Para malinamnam at atin ang huhugasan bago natin tulutuin para malinis. Kakahiya naman sa mga kakain. Ay, asawa ko lang palang kakain. Ganito ang buhay namin pag Biyernes. Dahil coding ako, yung asawa ko naman day off. Yan, umpisahan na natin to. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Ilagay natin na sa lutuan. Ilagay ang pangalawang gata. Ito yung gata na ano na pangalawang piga. Yan, puro nating lalagay mamaya natin susunod yung ano yung unang katas. Wow, katas. Linisan natin at nakakahiya naman sa inyong mga nanonood. Uy. Yan na, kumulo na. Yung ating unang sinalang yun yung San Fernando. Yung gabi, tawagin sa amin San Fernando. Tapos yan, tingnan na natin kung parang hindi pa. Tingnan natin kung pwede nang isunod yung sweet potato. Sweet potato kasi, ano yun, mabilis maluto. Para magkaroon ng konting tamis, lagyan na muna natin ng asukal. Hindi ito matatawag namin na tamis kung walang asukal. Pero kulang pa yan, yung apat na nilagay ko. Hindi yan yung pangkaraniwa naming nilalagay nung nakikita ko kay Nanay Nelly to sa lola ko. Na pag nagluluto siya, pang malakasan ng lola ko to eh. Eh pag nagluluto siya, marami talagang asukal. Yan, medyo okay na. Pag nag-transparent na yung ano, yung gabi, pwede nating ilagay yung kung tawagin namin eh kamuting bagin. Sa Quezon. Yan. Tingnan natin. Check lang natin. Tapos, takpan ulit natin. Yan. Medyo okay na. Lumapot na. Yan. Isusunod ko na dito yung ano. Isusunod ko na dito yung kamoting bagin. Pero bago yon, linisan muna natin. Tapos, saka natin ilalagay. Ito yung matamis. Pag nilaga kahit nilaga lang masarap kainin. Ayan. Lagay natin. Dahil mabilis tong maluto, ito talaga yung panghuli nating lalagay. Tapos yan, nakala nyo, igang-iga na. Diyan naman ipapasok yung unang gata. Wow! Ayan, ilalagay natin yung unang gata. Para mas masarap. Ito nga pala, para nag-request yung asawa ko eh. Nag-request yung asawa ko na lagyan ko raw ng iba pang pangpatamis. Anong lalagay nating pangpatamis pa dito? Dahil dyan, dahil nag-request yung asawa ko ng pangpatamis, lagyan naman natin na... Teka, haluin muna natin. Bago natin ilagay ang gusto ng asawa ko. Ito ay ang kondensada. Ayan na. Sa amin hindi kami gumagamit talaga ng kondensada. Eh, syempre, batas ang asawa ko. Kaya, lagyan natin. Lagyan natin ang dalawang tawag dito. Tablespoon. Yan. Tablespoon. Wanep. English. English ba? Yan, haluin natin. Sige. Haluin mo. Oop, natawad pa. Once na maluto na yung ano, yung kamote, pwede na nating ahunin yan. Pwede na nating ahunin yung, yan, okay na yan. Okay na yan. Luto na. Tapos, tuloy natin ang pangmeryenda. Kailangan natin ng masarap na pansit. Pero itong pansit na to, itong lulutuin natin ngayon, ano yan,
hindi ko na nilagyan ng kahit anong meat. Nag-iisip ako kung lalasa. Dahil hindi ko pa na-try magpansit na walang meat. Itong asawa ko raw gusto ng gustong mag-diet. Pero pag saka nakita na nag-diet na ang pagkain hindi isa, hindi ko konti. Ayan. Nililinisan ko na yung gulay para sa pagigisa. Yung basic na lang, basic na pansit. Pansit Canton. Pansit Canton po ating luluto. Hindi gisa lang natin yung gulay na walang halong kahit anong meat. Sobrang dami na namin kinain na meat itong mga nakaraang araw. Hindi nga kami nagkanin nung nakaraan, lumabas kami. Dahil puro meat, pag uwi namin dito sa bahay, hindi na kami makahinga, sobrang busog. Ngayon, babawi kami sa pagkain na ganito. Yan. Pagkalinis ko ng mga, nitong mga gulay, pwede na natin itong lutuin. Siyempre, dapat maayos ang pagkakalinis. Anong matagal yan, mga nakadisplay sa ano. Yan na, umpisa na natin. Ilagay ko muna ng mantika sa amin sa keso, ang tawag dyan, langis. Kaya pag pumunta ka rito sa Maynila, kakaalis mo sa Quezon, pagtawanan ka, sinabi mong langis. Yan. Siyempre, pag magigisa ka, kailangan mo unang-una, bawang. Pag ang bawang medyo brown na, yan, pwede mo na sunod ang sibuyas. Pero parang kakokonti yung sibuyas ko dito. Mahal nga pala sibuyas. Pag mahal na sibuyas, medyo magtitipid ka rin. Hindi yung papakita mong marami ka sibuyas kahit wala na namang pera. Yan. Uno-uno kayo ilagay yung carrots. Dahil yung carrots, mas matigas siya kaya sa ano. Kaya sa ibang gulay na isasahog natin. Kasunod ko yung ilagay dito sayote na. Dahil yung sayote, medyo matigas-tigasin din. Takpan natin after ilang minuto. Yan, pwede na natin isunod yung sayote. Siyempre, halo-halo. Halo-halo. Sarap ng halo-halo sa inasal. Nakaraan kumain kami sa inasal. Yan. Dapat may konting asin. Lagyan natin ng konting asin. Para lumasa na yung gulay. At saka yung hindi mawawala ang paminta. Yan, lagyan natin ng paminta. Durugan natin. Magdurug dyan. Oops. Mamagikin natin. Lagyan natin ng magic. Sarap. Yan, haluin natin. Pagkatapos nating haluin. Siyempre, hindi pa natin titikman. Tatakpan pa lang natin. Yan, ilang minuto na ulit. Ilang minuto ulit. Hotsara! Yan, okay na. Luto na yan. Luto na yung mga yan. Haluin ulit natin. Sunod natin ilalagay naman diyan. Sabi sa amin sa keso ni diyan. Ito. Hindi ako kumuha na repolyo. Ito yung kinuha ko para mas... hindi ko naman masayang mas masarap. Pero maiba. Hindi ko alam kung anong tawag. Kung lettuce o yan. Yan, titiplahan natin ng pang sabaw. Para naman sa mailagay na natin yung kanton. Yan, yung pansit. Lagyan natin ng toyo para sa asawa kong... wala pala. Hindi pala toyo ay ng asawa ko. Baka hindi ma-upload tong video na ito pag ito'y... Sabi-sabi kung magkamali ako nasabihin. Sunod, lagyan na natin ng tubig. Hindi ko na nilahat at baka naman lumangoy yung ating niluluto. Yan. Yung ibang nagpapansit, sinasama na nila. Pagka luto na, pag kumulo na, nilalagay nila dyan, sinasama na diyan yung pansit. Yung mismong Pero ako,
ginagawa ko pag nagluluto ako ng pansit, kahit anong pansit ang lutuin ko, tinatanggal ko muna talaga yung gulay. Hinihiwalay ko. Hinihiwalay ko para itatoppings ko na lang. Pagluto na rin yung pansit, akin na lang itatoppings siya. Hindi malalabog. Hindi siya sobrang labog. Yan. Yan. O, ayos na yan. Pero baba. Kinulang pa. Talaga naman. Hala. Yan. Balik yung sabaw. Hop. Tumikim naman. Diyan. Titikman natin. At baka naman maalat ay mahibad tayo. Yan. Yung akin binili kanina sa ano. Kaunti lang. Dinamihan ko talaga yung gulay. Kasi kaunti lang na ano, yati 1 foot lang, wala pang kalahating kilo. Yung anong yan, yung pansit kanto na yan. Yan, haluin na natin. Papalambutin lang. At yun yung mabilis na lang maluto. Yung, nahulog pa naman yung kaunti. Sayang pa. Isa din nguya ay. Yan, natin munang papalambutin. Yung mabilis maluto. Basahin mo. Inabasa-basa lang yan. Pag kulo-kulo na ng kaunti, pwede mo nang takpan. Yan. Gasbook na usok. Sige. Lapit na. Bay, takpin na. Yan. Kumulo na. Rin ang takpan. Bah! Naigi na nga. Yan, malambot na. Sabi sa amin, malata na. Pag malata ng ganayan, ay pwede mo na ilagay ito ah. Tapos, ihahalo mo na lang yan. At ari mo ng patsin. Papatayin mo na. Okay na. Yan, hindi mo na titikman. Yan ay surprise na lang ang lasa. Ayos! Tapos eh, pagkatapos ko naman magluto, habang naglalaba yung asawa ko sa baba. Yan. Tamang walis muna. Habang nagpapagutom. Ito yung kwarto namin mag-asawa. Yan. Tama-tama. Pagkatapos na itong paglilinis na ito eh. Pare ko'y dapil na. Yan. Walis. Hanggang sa salas. Yop. Yan. Salas. Yung mga kaibigan ko. Yung mga hindi pumupunta rito. At sa mga nakapunta na. Yan. Ang ating ano. Diyan nagiinuman. Diyan kami para ating umiinom. Kantahan. Yan. Video okay. Nakahanay pa yung mic. Hindi naman halatang anytime ay kakanta. Ah, teka. Para nakaisip yatang iimpis. At iimpis muna natin. Baka naman matalapid, mapatid yung aking asawa dito eh. Sa akin pa ipalo itong mic. Sayang din. Sayang din ang bili na yan. Yan, itabi mo muna, boy. Pag hindi ginagamit, boy, itabi mo muna. Hindi yung pakalat-kalat di yan. Eh, mga speaker. Linisan mo. Ano kahit pagpagay mo rin yung mga speaker na yan? At nangyayon, wala. Matagal ang likabok galing sa ating kalsadang hindi simentado. Sige, sipagan mo pa, boy. Hindi riyan tamad. Sabi sa Quezon, pagpasok mo ng Quezon, galing ka ng Chaong, ewan ko sa parte yun, Chaong yata yun, galing ka sa Laguna, part ng Laguna, makikita ka roong nakalagay na nakahigang rebulto, sabi, wala doon tamad sa Quezon, sa dami kong kilalang taong taga Quezon, yun, gulpi karami din tamad, pero marami din namang hindi. At siguro na may ako'y naging ganun din. Tamad din naman na tao. Yan, habang naglalabay ang asawa ko, nasa baba yung ang banlawa namin. Kaya, ay nandito yung washing sa itaas.
Eh, ayoko naman pagbubuhatin ng asawa ko ng mabigat at baka naman maagasan. Joke lang. Wala pa. Sa mga abangers dyan, sige, mag-abang lang kayo. At ako'y mamimili ng kung sinong nino at ninang. Yan. Galing sa, medyo nababad na nga, hindi pa ako sinigawan ng asawa ko. Eh talagang, baka hanggang hapon eh, nandiyan. Binabad ang resulta. Yan ah. Siyempre, tinawag ko ng asawa ko. Pagkababa ko na yun, umpisa natin. Kain ng mga kargador, robot. Tumawad pa talaga ng tigisang pandesal. Tira namin ng umaga. Tigisang pandesal. Ayan, tapos ay, chismis ha. Chismis, chismis. Tungkol sa, secret. Talagang, sabi ng asawa ko ay, magda-diet daw siya ng February. Ay, kumusta na? Aking sinta. Pebrero na. Pero kaya, hindi kami nag-rice. Hindi naman kami nag-rice talaga. Yan lang ang kinain namin. Maghapon. Maghapon trabaho. Maghapong walang rice. Yan. Linamnam. Yun po. Maraming salamat sa mga nanood. Ngayon po ay uumpisa na ulit namin na mag-upload dito sa aming YouTube channel. Dahil napakatagal, siguro isang taon namin hindi in-upload itong ano. Eh, napag-isip-isipan namin mag-asawa na sayang naman yung account namin kung nakatambay lang. Hindi atin ng lagyan ng mga video natin. Maraming salamat po!